Umani ka mga amin. My name is V Panaga and you're watching Money Matter Show. So sa araw na to, ang makakasama ko naman ay fellow financial advisor ko. She's Miss Cha Aloc. This is also a national achiever. So pag-uusapan naman namin ngayon is basically ano ba yung ibig sabihin ng life insurance? At ano ba ang ibig sabihin ng VUL o yung tinatawag natin na Variable Unit Linked Life Insurance. So let's welcome Ms. Cha. Ayan. Magandang araw sa iyo, Ms. Cha. And salamat ang napagbigyan mo kami dito sa show natin sa Money Matter Show. So, yes. Alamin muna natin yung about you. Can you share us yung journey mo? Paano ka ba naging financial advisor? Actually, yung mother ko talaga yung dapat magiging financial advisor kasi siya yung may background sa sales, sa CAP, tsaka sa real estate. And then, nung nag-attend siya ng BYB, sabi niya, hindi daw to para sa kanya kasi nga, senior citizen na siya ng time na yon. Sabi niya, para daw yun sa mga bata and then ayaw niya na nagkakabisa. So, sabi niya, ako na lang daw. So, ako yung nag-attend ulit ng BYB and then ako yung nag-seminar sa Makati. Muntis ako nun sa second child ko. Nag-travel ako everyday. Everyday papuntang Makati. Yun. So, ako yung naging financial advisor. Ayan. Okay, so parang pinaka-ano, di ba, yung pagiging financial advisor mo is parang pamana sa'yo ng nanay. Yes, Ms. Cha, i-share mo naman sa mga viewers natin yung pinaka-simple na maintindihan nila about life insurance. So, ano yung ano? Life insurance, parang... Ano, parang may insurance? Parang inisip ko kasi siya as pamana. Yung pamana na pag may nangyari sa breadwinner or sa parent, may maiiwan siya sa mga anak niya. Yun. Ganun siya kasimple. Yun talaga insurance. But through the years nga, nagkaroon na rin ng pagbabago sa insurance. So, yun yung basic concept doon. So, ngayon, di ba kasi marami yung iba't ibang klase ng life insurance. So, based sa experience mo, ano na yung mga maibabahagi mo sa viewers natin about different types ng life insurance? Siguro yung experience ko, yung first insurance ko, yung may money back. So, sa para endowment plan na 10 years ako nagulog, and then after 10 years, wala lang kinulugan, waiting na lang ulit ako ng another 10 years. After nun, ibabalik lahat ng hinulog ko. Parang ganun. Okay. And basically, kasama dun sa klase ng life insurance na itatakal natin is about the VUL, that is Variable Unit Link Life Insurance. So, can you share about us, ano yung pinaka-concept or idea mo about VUL? Yung VUL, siya yung, si PruLife yung nag-pioneer noon. Parang yung portion ng premium natin nilalagay sa stocks para magkaroon tayo ng fund value. So, ito yung pinaka-evolution na insurance na dati, yun nga, hintayin pa nating mamatay yung naguhulog para makapag may makuhang pera yung mga na ulila. But dahil nga sa VUL, buhay pa yung naghuhulog ng insurance, kumbaga healthy siya dahil nga may investment sa stock market, na-enjoy niya yung pera niya or yung mga hinuhulog niya. Kasi yung tubo sa stocks, pwedeng magamit sa education, pwedeng magamit sa retirement, pwedeng magamit sa pagpapatayo ng bahay. Yun. So, kumbaga, it's a win-win situation. Yan. May mga ano ka ba, experience dun sa mga client mo na, syempre di ba pag sinabi natin kasi na nagkasamang investment, gusto natin yung habang buhay tayo na e-enjoy natin. So, ano yung mga based sa experience mo na experience din ng client mo na na-enjoy nila yung kanilang mga pinagpagurang pera habang sila ay buhay pa? So, yung sa first client ko na lang,
Siya talaga yung benamanic client ko sa Pru noong 2014. Nag-start siya na 5,000 a month, 10 years to pay. So yon, after 4 years, 2018, nag-start siya ng construction ng apartment. So since nung time na yon, meron na siyang fund value na 120,000. Ang ginawa niya, nag-partial withdrawal siya ng 100,000 para magamit sa pagsimula ng construction ng apartment. Kasi hindi naman, di ba alam naman natin lahat, hindi naman ma-approve yung loan sa bank kung walang 30% construction, that structure na makikita. So yun, ginawa niya, nag-partial withdrawal siya ng 100,000 para magamit sa construction apartment. And then, nagtira pa rin siya ng 20,000 kay Pru para enforce pa rin insurance. So yun, tuloy-tuloy pa rin yung hulog niya ng 5,000 a month. As of now, December 20, malapit na mag-due yung policy niya, December 2020, 4 years na lang, matatapos yun ang hulugan yung 5,000 a year, a month. So yun, sabi ko nga, kasi yung client ko single, sabi ko if ever dumating na time na magkakaroon siya ng asawa at mga anak, yung magiging tubo ng fund value niya, ay yung tubo ng pera niya sa Pru, magagamit niya sa education. But if hindi naman siya makapag-asawa, at least by the time na mag 60 years old siya, may makukuha siyang malaking pera for retirement. So, di ba, amazing, 10 years lang siya nag-save. Pero, hindi niya patapos sulugan yung plan niya kay Pru, nakapag-start na siya ng apartment. And then, yun nga, parang ang bilis ng panahon, 4 years na lang, matatapos na siya. Masasapul na yung retirement and education for future children, just in case. Ganon. Oh, ang ganda, no? Napakasaya kasi yung benefits niya. Na-enjoy niya agad. Biluin mo na. Yes, true. Get siya ng 100% magamit niya. Mm-hmm. So, basically, ano ba yung nakikita mong pros and cons ng VUL? Yung pros yun nga, yung na-enjoy mo yung pera mo. Cons naman, sabi nila, pricey. Mas mahal siya kaysa dun sa mga traditional insurance. And then, at the same time, yun nga, syempre, di ba, dahil nakaano siya sa stocks, what if kung by the time na kinailangan mo talaga ng pera, mababa yung value sa stocks. So, ganun lang naman siya. Ganun lang naman yung nakikita kong cons. So, if nakikita natin parang lugi tayo, edi wag muna tayo mag-withdraw. Something like that. Ano naman yan? Actually, yung sa stock market kasi volatile naman talaga siya. So, ibig sabihin kung may target sila lalo na kung gagamitin sa retirement, di ba? Mm-hmm. Parang a year before, pwede na silang mag-fund switch. Mm-hmm. Yan, baka nila naintindihan. Pwede mo bang i-further elaborate para sa viewers natin pag sinabi nating fund switch? Pag fund switch, pwede tayong, kasi may maraming types ng funds kay PruLife, depende sa type of personality natin. Merong mga conservative fund, mga fund for conservative type of people, tulad ng bond fund. Pag naman sa mga aggressive, merong mga equity, growth fund. So, if napifeel natin na baka malugi tayo, pwede mag-switch tayo sa mga funds na yon. Para lang maging, maging sigurista. Parang like that. Ganun. Ayan. And meron pa akong dun sa VUL natin na Ms. Cha, meron din tayong tinatawag na premium holiday. Mm-hmm. So, bigyan mo naman kami ng example na may client ka ba na nagamit nila yung premium holiday? Yes, so this year lang, nagka-COVID. Actually, may client ako nung February. Gustong-gusto niya mag-withdraw ng kay fund niya kay Pru. But sad to say nga, 25,000 lang yung fund value niya. So, hindi pa pwede kasi ang minimum withdrawal is 10,000. Mm-hmm. And then, ang kailangan matira kay Pru is 20,000. So, hindi na push through yung withdrawal. So, buti na lang di siya na-push through kasi nga, nung nagka-lockdown, nawala ng trabaho, siya ng trabaho. So, at least, yung fund value niya, yun muna yung parang nagiging fund niya para hindi maglapse yung plan niya. At least, kahit nawala siyang trabaho, hindi niya mahulugan muna yung PruLife niya, secure naman yung family niya dahil nga, enforce pa rin insurance kahit nawala siyang panghulog. Tama. Basically, yung premium holiday, yun yung nakakatulong para kay client na ma-enforce pa rin yung policy niya as long as may fund value. Mm-hmm. Pero hindi natin siya nire-recommend, ah. Parang pinaka-last resort lang na. Yes, just in case. Tulad nga, syempre, COVID, wala naman tayong magagawa, nawalan ng trabaho. Pero as long as kaya pa rin. Actually, na rin naman siya, last like August, naghulog siya paunti-unti para lang magtuloy-tuloy pa rin.
Yun. Pero at least better kaysa dun sa mga client ko last year lang nag-start, wala pa silang fan value, nawalan sila ng trabaho, di wala, wala tayong magagawa. Wala silang lapse insurance nila. Yun. So since napunta na rin tayo sa usapang lapse, no? Paano ba ang gagawin nila kapag na-lapse na yung insurance nila? Ano yung options nila? Paano bang ma-advise natin? Kasi kung wala talagang work, wala tayong magagawa doon. But siguro, kuha muna ng mga mas murang insurance like traditional insurance, let's say accident, or meron din namang mga murang insurance si PruLife na life insurance like PruWellness, wala pang 5,000 a year. So siguro kung talaga hindi muna natin kayong VUL, kuha muna tayo ng mas cheaper insurance for the protection of the family. Yun. Salamat sa payo mo sa kanila, Ms. Cha. So right now, ano yung masasabi mo sa mga viewers natin about the importance of having a protection and yung timeliness ng pag-i-start natin to save for our future? Importance kasi experience ko rin kasi may mga friends ako na yun nga, ang babata pa nila, nagda-dialysis na sila, pumipila sila sa PCSO. Yun nga, yung wala namang feel, na-stop naman yung feel health. So, sayang, sana kung na-offeran ko agad sila insurance, sana kahit pa paano may pampagamot sila. Yun lang naman. So, total naman yung insurance, may VUL na hindi ka rin lugi kasi, kumbaga, may portion pa rin doon na pupunta sa investment. So, if healthy ka pa rin, ma-enjoy mo pa rin yung pera mo. If dumating yung time na magkasakit ka, may magagamit kang pampagamot. So, it's a win-win situation. Okay, agree to that. Add ko lang, Miss Chano, ang pinaka, i-check din kasi ng mga viewers natin, di ba kapag nag-purchase ka ng isang bagay, either intangible man yan o tangible, should be yung ROI na tinatawag, return of investment. Mm-hmm. So, with the ano kasi natin, yung product natin, yung pansinin nila agad doon is guaranteed benefit. At the onset, pag ano mo na yung laki ng guaranteed benefits, versus sa binabayaran nila, doon talang panalo na sila. Bonus na lang yung insurance. Yung sa VUL. Yes, investment. So, last word mo with them. Ano dapat yung una nilang iisipin when they want to purchase life insurance? Siguro una lang isipin, parang nagbabayad tayo ng kuryente, ng tubig, di ba tayong mga Pilipino, kahit na ipangutang natin yung pambayad sa ilaw or tubig, gagawin natin. So, dapat gano'n natin siya i-treat. Kasi di ba tayo, lifetime, di naman tayo magbabayad ng Meralco or water bill, pero wala naman tayong mapapala sa mga companies na Meralco or Manila Water. Unlike kung dito sa insurance, kung ititreat natin siya na parang Meralco or whatever happens to us, talagang mapapakinabangan natin yung insurance at may mapapakinabangan din yung family natin. So, ganun lang talaga. Isipin natin siyang nagbabayad tayo ng Meralco at tubig para yung commitment natin sa paghuhulog, kumbaga maging responsible tayo. At pahalagahan natin yung paghuhulog natin ng insurance. Yun. So, added ko lang din is, pag sinabi kasi natin life insurance, it's a protection. So, pinakasipin nila kung paano makakatulong to para yung risk mamitigate. Hindi lang sila yung solid na mag-handle. Yes. So, thank you, Ms. Cha, sa pagbabahagi mo. And for sure, marami na namang natutunan ang mga viewers natin about the life insurance and VUL. And kung ano man yung key takeaway nila, feel free na mag-comment sila. And kung may mga katanungan din, you can reach Cha and me about the life insurance and VUL. Yes. Okay, Ms. Cha, meron ka pa bang last na gustong sabihin with our viewers? Wala naman na. Basta kung sa mga just continue searching kung ano pa talaga insurance, VUL, para rin ma-realize natin importance nun. Yes, I agree. Yan. Thank you, Ms. Cha. Thanks. And for sure, marami na naman kayong natutunan regarding sa aming usapan. At kung mayroon kayong katanungan, feel free to comment us or email at futurebuilder20@gmail.com. Hanggang sa muli dito sa
Money Matters Show.